Hello guys, gawa tayong DIY cage. So, gagawa tayo ng tatlo, sana kayanin ng tatlo to. So, ang una natin gagawin ay single cage, tapos double cage, tapos try natin gumawa ng flight cage na ito lang ang gamit. So, ito kasi yung natira natin. Ito yung natira ko na nagalaw. Ito yung nagalaw na natira doon sa flight cage natin. Diba dati, yung flight cage natin ay sobrang taas, 6 feet siya. 6 feet yung taas. Tapos, pinutulan natin sa gitna para lumuwag doon sa pwesto natin. So, ito yung natira. Ito yung nagamit doon sa kalahating flight cage. Tapos, yung ito, ayan ay yung bago. Hindi pa natin ito nagagalaw. So, walang matcha yan. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa na DIY cage. Ayan yung mga single cage, double cage, or try natin magduwa ng flight cage. Okay? So, simulan na natin to. Tara na. Let's go! So, syempre, ang kailangan natin na gamit ay tape measure, tapos ito, pamputol sa mga yan. So, feeling ko ito lang ang kailangan ko muna. Kapag may kailangan pa tayo mamaya, hahanap na lang ako. So, ito na lang muna ang siguro kailangan natin. So, syempre, kailangan muna natin ng sukat. So, ito, walang butas to. So, pwede natin ito magamit ng maayos. So ito rin walang sira. May nakasabit lang dito. Ayan. Tatanggalin natin mamaya yan. So ito, meron siyang butas. So, ayan. Ito yung butas niya. So ang gagawin natin dito, mula rito, hanggang dito, puputulin natin para dito yung pinto. So, yung haba niya ay 32. 32 yung gagawin natin haba. Ganyan na siya. Ganyan ay tsura. Ayan. So, try natin sukatin pataas. Kung ito, pag ganun, ay 32 inch. So, try natin na pataas ay 15 lang. Ay, hindi sasakto. Try natin 20. So, ayan. Sumabit bigla doon. So, ang ginawa natin, di ba, ang haba nito, ang pag-ano niya ay 32 inches. Tapos, yung ginawa natin pataas, hindi kaya na 15 inches. Kasi kapag 15 inches ang ginawa natin doon, yung pinto, mapuputol din. So, ang ginawa ko, 32, tapos 20. Okay? So, putulin natin yung 20 dito. So, ito na. So, ito yung harap pa natin. Bali, mula rito hanggang rito, hanggang dito, ayan ay 32 inches. Tapos, yung pataas pa ganun, ano na yun, 20 inches. So, ayun yung ano natin, sariling sukat. So, sariling sukat natin yun. Then, so gawa tayo ng likod naman ito, yung likod. So yun nga, no, dito ako gumagawa sa kwarto ko. Kasi kapag sa taas ako gumawa, sa may ibuna. Tapos kapag nakita ko ni nanay, sasabihin, ano naman yung ginagawa mo? Kapag ako may gagawin na bago, o kaya yung mga ganito, tulad nito, bago to, hindi ako nagpapaalam. Kasi kapag nagpaalam ako, hindi na papayagan. Kaya dapat patago yung tipong tapos ko na yung ginawa ko. Tapos kapag nakita nila, wala na silang magagawa. So ganun ang ginagawa ko. Kaya ano, ganun yung nangyari sa ibon. Kaya yung hindi alam ni nanay na mag-aalaga ako ng ibon. Kaya nung nakita niya na yung mga ipon, wala na siya nagawa. Okay lang yun, natutuwa naman si nanay na
na may nakikita siyang ibon. Nagpapakain nga siya ng ibon. Pinapakain niya nga yung ibon. Nagbibigay siya minsan ng pechay na tipong isang buong linggo. Binibigyan niya ng pechay yung mga ibon. Pati kangkong. Yung wala ako tapos mga ilang oras pupunta ako sa ibunan para tignan. Tapos may makikita na lang ako na may gulay, may pechay, may kangkong na nakalagay sa kulungan. Si nanay yung may gawa nun. Kaya hindi man niya gusto na may ibon dito sa bahay, pero natutuwa siya kasi boring nga dito sa bahay. Wala masyadong quarantine. Kaya libangan na din ni nanay yung ibon. Pupunta siya, tingin-tingin, tapos papakain kapag may nakita, may mga tirang gulay sa ref. Ayun. Kaya kapag ako gumagawa ng bago, tinatago ko lang. Kapag tapos ko na, saka ko ipapakita para wala na silang magagawa. So kayo, ano ba kwento ng ibonan nyo dyan, ha? So ginagawa pa rin natin yung ano, yung likod ng DIY cage. Pero last na to, isang linya na lang to. Tapos, papakita ko na sa inyo kung ano yung nagawa ko. Ano ba yan? Yung unan ko? Huwag niyo pansinin yung unan. Huwag niyo pansinin yung mga gamit ko dyan. Nagkapaltos ba nga? So, ito yung likod. Itong hawak ko yung likod. Tapos itong nakasabit ay yung harap. Kasi may pinto na eh. Ayan, may pinto na. Nagawa na natin ang pinto to dati. Bali, okay na to. Likod na. So, yung gilid na lang. So, ang gagawin natin yung gilid sa dalawa, tatlo, apat. Apat pa lang. Apat pa lang. Liwanag. Ano ba yan? Pangit ng camera. So, yun, no. Apat pa gagawin natin. Yung gilid dito. Yan. Tapos yung ilalim. Pati yung ibabaw. So, ayun na lang kailangan natin gawin. 20 inches pa rin yung taas. Yung height. Tapos, yung length naman ay 32 pa rin. So, gagawa pa tayo ng dalawa. Gawin na lang natin tong trap cage. Gagawa na lang tayo ng DIY trap. Pwede! No! So, itong mga maliliit na napuputol natin, gawin natin yung DIY trap. Putulin natin to na 20 by 32 ulit. Okay, nakaputol na tayo ng isa. Medyo hinto muna natin kasi nagdugo. Siguro pumutok yung balat ko. Pumutok dahil dito, may dugo dito. May dugo. So, hugas muna ako kamay. Delikado. Hinday ko ng baltos. Nasugatan pa ako. Ayan o, baltos to. Baltos ito. Yung nagdugo, kinasugatan dito. So, ayan. Sakit. So, ito yung dalawang. So, ito yung ilalim. Ito yung ibabaw. So, meron na tayo ngayon. So, yung gagawin na lang natin ay yung... So, yung gagawin na lang natin ay yung dalawang gilid. So, yun na lang. Bali, ang sukat natin dun ay 20 inch by 20 inch para quits. Para maayos yung ano, yung sukat. So, 20 by 20 tayo. Kompleto na tayo. Itong dalawa ay doon sa gilid. So, dito at dito. So, ayan yun. Tapos, ito naman yung ibabaw saka yung ilalim. Ayan yung ilalagay natin. Tapos, ito naman yung likod pati ito yung harap. Dahil kaya ito ang harap natin kasi ito yung may pinto. Ang importante kasi dito yung ito. Ayan o, oh, yung mga ganyan. Kasi dyan kakapit yung mga screen. So ikabit na pala natin agad to. Ito yung harapan kasi ito yung pinto, ilalim na to. Ito yung likod. Ayan yung likod. Tapos dinidikit na natin yung itong nasa kanan. Itong kanan parte na. Okay, ito na. Ibabaw na lang. Oh. Kapag nalagay na nating ibabaw, magiging steady na to. Ayan. Magiging steady na to kasi ngayon ay parang malambot-lambot pa sila. Ayan. So, nasa yung... Ito. Ay, hindi ko nakita. Sakit.
Sakit. Dumi na pa ako. 7 hours later. And ito na ang final result ng ating ano nagawang DIY cage. So ito yung pinto. Ayan, nakalock. Tapos nilagyan ko ng mga perch na agad. Ayan. Tapos ito. Ayan, yung nest box na yan. Matagal na yan dyan. Nilagay ko lang para magkaroon naman ng design. Alam kong mali, pero hayaan na lang natin dyan. Para naman nagagamit, di ba? Tapos itong ibon na to, ayan ay may, ayan ay hen na may pinapares na hen. Tapos ito yung cock na may pinapares na cock. Kaya nilagay ko sila dyan. Nandito yung mga kapares nila. Andyan. So, ayun na nga. Itong dalawang to, may pinaparesan to na kaparehas ng kanilang gender. So, binukod ko sila para yung kapares nila ay maparesan yung ibang tamang gender na. So, kapag nakapagpares na yung mga ibang ibon, tapos saka na natin sila ibabalik doon sa flight cage. Tapos, itong ano na gawang cage natin ay parang ano na siya eh. Parang flight cage na siya eh, na kasya ang anim na ibon. Kaya, siguro dyan na lang natin ilalagay yung mga pababa nating ibon. So, yung mga mula inakay. So, si Maha kasi magkakaroon na ng ano yan eh, inakay ulit. Kaya, siguro, panigurado, dyan natin ilalagay kapag pababa na, pag malaki na yung mga itlog, pag malaki na yung mga inakay. Tapos, dito sa dulo, ayan, yung GP natin, tinanggal ko yung divider para sumilip sila doon sa kabilang nest box. So, ayan yung GP natin. Ayan. Feeling ko nga, buntis tong, ano eh, yung isa natin eh. Pero saka na. Saka na natin tingnan ulit. Tapos, ayan mga budgies. So, masaya sila dyan. Hayaan mo lang natin sila. Huwag natin sila stressin. Okay, tapos dito naman, oh, yung mga magkapares dyan, oh. Baka naman, parami na kayo. Oh, ayan. Ito yung flight cage natin. Ganun pa rin sila. May ingay, tapos mga active pa rin. Wala pa rin silang kaguluhan. Lahat sila ay healthy. Tapos, ito naman yung itaas natin. Ganyan lang, sneaky lang tayo para nakikita natin sila. Tapos, ito naman sila, Maha. Ayan na. Then, ito yung offline natin. O, diba? Nasa labas. Ano sila? Presko sa labas. Ayan. Ito namang isa eh. Napaka sungit naman ito. Ayan, suplado. Bali, kakyan. Kakyan yung gumana sa akin. Bali, ang palatandaan ko lang dito, yung isa may ring, yung may ring ay yung kak. Tapos yung walang ring ay yun yung hen. So, parehas naman sila ang opaline, kaya hayaan lang natin silang magparami dyan. Hindi natin sila ibubukod agad. Tapos ito, si Maha. Si Maha ay buntis ulit. So, yung ano niya, yung ayan ano, puwetan niya, malaki na naman. Hindi ko alam kung pang ilang itlog na nila yan. So, hindi pa ako sumisilip. So, ito na yung pangalawa kong silip. Ito. Silipin ko lang. Ayun naman pala, tatlo na ang itlog nila. So, dahil tatlo na ang itlog nila, tapos buntis pa si Maha, panigurado may pang-apat na. So, ang sunod nating silip ay next week. So, Sabado ulit. Para hindi natin mabulabog yung nest box nila, Maha. So, ganoon lang aking technique para hindi sila mabulabog, lalo na sa kanilang nest box. So, tapusin natin itong video. Kapag nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. And mag-shoutouts muna tayo. Shoutout kina Dennis Balabas, Kit Chanel Morpicio, John Baon, Chuchi and King, Bird Hobby Student BGS, shoutout din kay Jansen Pasqua, shoutout din kay Gerald Lorica, Ibon John Bautista, Kevin John Agravante, shoutout din kay Christian Liva, Kemuel Maranata, Ibaro and Shakira Vlog, and shoutout din kay John Dave De Jesus, Jerome Santos, Freddy Necesario, Mark Leon Escario, and kay Brain Tweet T.
TV. Shoutout sa inyong lahat. At kung gusto niyo pa magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo at i-shoutout namin kayo sa susunod na video. At kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang at sasagutin natin yan kada video natin. So, salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.